Sa episode na to, malalaman natin kung gano'ng kaimportante ang natural ventilation para maging eco-friendly ang bahay natin. Ang hangin ay libre. Kaso lang, nasa labas ito ng bahay natin. Papasok ang libreng hangin na yan sa pamamagitan ng natural ventilation. Ang natural ventilation ay isang proseso ng pag-supply ng hangin at ng fresh air sa loob ng bahay natin nang walang ginagamit na aircon o ng electric fan. Meron tatlong paraan para ma-maximize ang natural ventilation sa bahay natin. Una ay kung gaano kalaki ang bintana. Pangalawa ay yung placement ng bintana. At pangatlo ay kung gaano kalaki ang kwarto. Una, mas malaki ang opening ng bintana natin, mas maganda ang natural ventilation. Ang pinaka-importante dito ay yung opening ng bintana. Gaano man kalaki ang bintana mo, kung maliit lang naman ang nabubuksang parte, wala ring kwenta. Ito ang apat na kadalasang ginagamit nating bintana. Ang fixed window ay hindi nabubuksan at walang pumapasok na hangin, kaya hindi ito maganda for natural ventilation. Ang sliding window, kapag binuksan mo yung isa, sasara yung kabila. Pero pag binuksan mo naman yung kabila, sasara naman yung kabila. Ibig sabihin, 50% lang nabubuksan dito at hindi masyadong maganda for natural ventilation. Ang jalousie window ay kapag binuksan mo ay bukas na bukas siya 100%. At ganito rin ang casement windows. Pag binuksan mo siya, 100% bukas na bukas siya. Ito ang dahilan kung bakit casement window ang ginamit namin sa Blue Homes para mas maganda yung natural ventilation. Pangalawang paraan para ma-maximize ang natural ventilation ng bahay natin ay kung paano nakaposisyon yung mga bintana natin. Ito yung karaniwang klase ng natural ventilation. Ang single-sided ventilation ay kung nasa isang side lang yung bintana natin. Papasok pa rin naman yung hangin dito pero dapat malaki ang opening ng bintana. Ang cross ventilation naman ay kung kabilaan ng bintana natin. Ito ang pinakamaganda for natural ventilation at siguradong papasok ang hangin sa loob ng bahay. Pangatlong paraan para ma-maximize ang natural ventilation sa bahay natin ay kung gaano kalaki yung kwarto natin. Hindi lamang ito yung lapad at yung haba kundi pati yung ceiling height. Mas malaki at mas mataas yung ceiling ng kwarto natin ay mas maganda yung natural ventilation. Kaya sa Blue Homes, bukod sa malaki yung kwarto, ay mataas din yung ceiling height, 2.5 meters, para maximize yung natural ventilation sa loob ng kwarto. Kung maganda ang natural ventilation ng bahay natin, mas presko at mas malamig ngayon sa loob ng bahay naturally. At dahil presko na sa loob, mababawasan yung gamit mo ng aircon, mababawasan yung kusumo mo ng kuryente, at mababawasan din yung pollution na kinokontribute mo sa mundo. Mas eco-friendly ngayon yung bahay mo. Sa episode na to, nalaman natin kung gaano ka-importante ang natural ventilation para maging eco-friendly ang bahay natin. Sa susunod na episode, tatalakayin natin kung paano natin maiwasan yung araw na galing sa bintana kung sobrang laki naman yung bintana natin. Tatalakayin din natin kung yung dalawa pang benepisyo ng bintana natin, yung view at yung natural light. Ako si Paolo ng Blue Homes. Kami po ay naniniwala na lahat tayo ay may moral obligation para protektahan ang ating planeta para sa ating mga anak at sa mga susunod pa na henerasyon. Ang mga bahay natin ay hindi dapat nakakapinsala sa kalikasan. Kung gusto nyong malaman ang detalye ng Blue Homes na binanggit ko kanina, i-click nyo lang ito para mapanood yung video na yon. Kung gusto nyo pang malaman ang iba pang tips kung paano maging eco-friendly ang bahay mo, i-click nyo lang ito para mag-subscribe. Salamat at ingat po kayo!